Oh, Erlen. Yeah, I've been worried. Percent.
Thank you.
So medyo marami tayong corroded parts. So kailangan natin siyang replace ng mga capacitor. Ayan guys, yung napakita ko sa inyo kanina. So, hindi tayo makagamit ng computer kasi pinantitesting natin siya sa may microscope kasi tayo. Hindi ko magamit siya sa computer, sa ating video by microscope. So, ang issue nito is walang display. So, marami na akong napalitan na capacitor na naging problema niya. Pakita ko sa inyo guys, gamit ako ng ilaw para makita nyo. So I'm working with 3 hours for this video card. So 3 hours na ako nag-work, talaga napakahirap niyang gawin kasi ang issue nito is kalumaan. Ilawan natin. Ayan. Para pakita ko sa inyo guys kung ano yung mga aking mga ginawa. So ito, hindi siya kaya ng camera. Ayan guys, masyado siyang malinggit. Sobrang linggit ng mga capacitor kakarayon. Ayan guys, mapapansin nyo siya, may mga hinang ko na yan. Ayan, may mga hinang. Bali, ang pinanda natin capacitor dyan ay sa 2, 3, 4, 5. So, 5 dito sa section na to dahil corroded parts. 5 nga baga. Tapos, itong resistor na ito is missing siya. Ito ba yun? Ah, ito pala. Ito isa na to. So, missing itong resistor na ito. Yan. Pero, umiinit naman yung kanyang ano, yung GPU. So, nag-iinit naman siya pag sinipinower natin. Pero wala siyang display. Ayan. Ito, wala, missing itong resistor na ito. So, nilagyan natin. Tapos, itong capacitor na ito, missing. Tapos, itong maliit na capacitor na ito is missing. Ayan, napansin nyo. Sobrang linggit talaga eh. Tapos, itong malaki naman na ito, hindi naman siya missing. Pero, ang nangyari sa malaking capacitor na ito, corroded na yung pinagkakapitan niya na PCB line. Cut na siya, putol na. So, medyo luma na talaga itong video card na ito. So, ang ginagawa ko na lang dito is bigyan ng pag-asa. So, nalagyan ko na siya, nano ko na siya, na-remove ko na siya. So, I'm working with 3 hours na. Simula alas 8. Bali, 8, 1, 2, 3. So, 11 ano na ngayon. Mag-11 na, saktong 11. So, sobrang hirap niya gawin gamit ang microscope. So, sinisilip ko siya bago siya makikabit. Sobrang hirap. So, ayan. Napakarami kong pinaltan this side na ito. So, puro corroded na kasi itong part na ito. Yung pinakita ko sa inyo bago tayo magsimula kanina sa camera. So, hindi ko lang ma-show sa inyo sa microscope kasi ginagamit ko yung computer. So, patay buhay. So, hindi natin magamit. Kaya cellphone yung aking ginamit ng video. So, ayan. So, next natin. Ito ay I think na nagawa na rin ito ng ibang tao kasi na cleaning niya. May mga missing parts kasi siya eh. Ito, itong ano na ito. Ayan. Mapansin nyo, nakabalagbag na po siya guys. Pero hindi dapat yung nakabalagbag. Capacitor yan. Tapos ito, missing parts na yan. Itong maliit na capacitor na dalawa na yan is missing parts yan. So wala na siyang capacitor. Yun yung ano. So, ang ginawa ko lang dito dahil wala naman akong schematic ng motherboard ng itong pinaka GPU na to. So, meron ako dito existing na GPU, malaki. So, kinuha ko na lang sa mga location, halimbawa dulo,
SIM size. Ayan, para mailagay natin. So, tinester ko na rin ito, itong mga side na ito. Kasi may ano siya, may power siya. Kompleto yung volts niya, 3 volts, 1.0 sa VRAM. Tapos, yung kanyang 12 volts. So, dito, okay siya eh. Hindi naman siya shorted. Wala siyang shorted. So, ito, ito yung malaking capacitor na ito na yung dalawang naging missing, yung dalawa sa katabi, siguro natanggal na. Kasi corroded parts siya eh. Corroded to, corroded to. So, yung malaking capacitor na ito, dahil corroded, so wala na siyang kapitan ng hinang. So, ang ginawa ko dyan, pinalitan ko na rin ang capacitor. So, hindi ko na nasukat kung ilang microfarad dyan o ano. So, ang ginawa ko na lang dito is, kumuha na lang ako ng SIM size. Halimbawa, SIM location. Nasa dulo lang naman siya, dito. Side na ito. Dito na ako kumuha sa section na to. Ayan. So, wala tayong gagawing reheat kasi hindi naman kailangan i-reheat ang processor. Titesting muna na siya natin. Kung wala pa rin display, saka tayo mag-preheat ng processor. Pero, ang solution kasi is, kailangan natin may balik yung mga missing parts. Yan yung pinaka-solution. So, yan. Ito yung mga tanggal kong parts. Sobrang lilinggit nito. So, yung ginagawa po natin ay palit GeForce GTX 1050 Ti. May power siya, may ikot yung ating pan, pero hindi naman nagdi-display. So yun yung issue niya. Upon checking yung voltage niya, so okay naman. So ito yung mga tinanggal kong capacitor, mga pinagpalitan natin na kalumaan na din. So mabibilangin natin, bali isa, dalawa. Medyo kakarayom kasi ito, sobrang linggiton. Dalawa, tatlo. So, yun yung mga pinalitan ko. Oops. Tatlo. So, apat. Kung mapansin nyo ito, saan ba? Ayan. Hindi kaya ng camera natin. Ayan, no? Itim na siya. Wala na yung makapitan ng hina. So, pinalitan ko na rin yun. So, apat na. Lima. Makamalinggit. Ayan guys, lima na, pang lima na yan. Umalis ka na dyan. So, hindi matanggal. Ayan guys, so pang lima na siya. So, meron pa ditong malalaki. So, anim na. So, meron pang isa. Eto guys, may hinang naman yung kabilang dulo, yung kabila wala. So, pinaltan ko na siya. Kasi, possible kasi isang issue yan eh. So, ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na. So, 8. Ayan. Pang 8 siya. So, lahat ng mga corroded parts na nakitaan ko. So, tinanggal ko na siya. Ay, siyang pala. Mayroon pa isa. Eto. Pinakabalinggit na karayom. So, 3 hours na tayo nag-work. So, napalitan ko na yung mga kailangan palitan, missing parts at saka corroded parts. So ang working station natin ay section, itong section na to, sa likod siya ng memory section na to, kasi ano siya, may apat siya na memory. Ibig sabihin, I think 4 gig ito, 4 gig siguro to. So wala na kasi, na check na siya siguro ng ibang tao. Kasi kulang nga yung tornilyo eh. Ayan. 1050 Ti. 4 gig siguro ito, 4 gig. Kasi apat yung kanyang memory. So, ayan. So, na-check ko na ito sa microscope. Wala naman tayong, wala ako nakita dito sa parts na to na missing. Missing parts. So, marami lang ay sa likod. So, napalitan na natin yun. Bali siyam na kapasitor. Puro yung kapasitor. So, isa lang yung resistor na aking inayos. So, testerin natin to kung may shorted. So, nag-test ako ng shorted sa
dito sa mga sa output ng VRAM. Si VRAM. So, check natin yung mga gate kung short. Ayan ang shorted niya. So, gate. So, okay. So, yung gate uli. So, kabilang gate. Ito. So, hindi pa kita. So, ito ang gate niya. Yung sa pang-apat. Yung gate. Dito. Kasi pag dito, tinester natin yan, meron niyang para siyang shorted, pero hindi yung shorted. Kasi ilipat natin sa kabila, meron siyang 1.2 ohms. Ito ang pasok. So, hindi yan. Alam mo lang yung buzzer sound, pero hindi yung shorted. Kasi ang shorted natin ay 0.4. Yan. Sa ground siguro ito. Okay, pero yung mahalaga kasi yung sa gate eh. Ayan, kalimitan kasi pa nag-shorted yung gate. Yun yung ano, sira. Yung aking tester kasi hindi siya saktong zero eh. Mumurahin lang kasi. So, hindi naman siya. Itong 5 volts. I think 12 volts siya tatang itaas. Siya, hindi naman siya shorted. Ito ang 3.3. I think 3.3 ang output nito. 5 volts tapos 3.3 ang output. Ito. So, i-check ko lang. Plug ko siya dito. Wala naman ako nakitang shorted sa mga kinabit natin. Kasi pag may shorted, check na may mali tayong nakikabit. Rin, testingin natin. Magkakaroon siya ng display. Sana hindi umusok. So, kailangan may pumasok siya dito at 3.3 volts saka 12 volts yung ating video card extension. So, kailangan yan. Pag mayroon yan, may ilaw yan. So, okay po mapasok ang 3.3 at 12 volts natin. Okay. Sa ano tayo? Sa voltage. Kailangan ko muna siyang testerin bago ko siya isalang. Ha, bago ko siya nakailangan po muna siyang testerin yung mga output para sure ako. Power on muna. Unit. Power on. Okay. Power on. So, may umilaw tayo. 3.3 saka 12 volts. Testerin ko siya. Sa ground. Meron ako 1.5 yung output. Ito yung sa pan to, I think sa pan 1.5. check ko lang, baka nag-iinit sa braang akin. So, mainit ang aking GPU. So, patayin muna natin bago natin i-power on ulit. Patay mo ba? Hindi. Mga natabig lang. Check ko yung mga RAM, VRAM output.
Nambah sa bulit saya. Power on. Mabilisan lang. Okay. Power on. Nag-iinit ang ating biran. Okay. Meron. 4.6. Gate. 4.6. Okay. May gate tayo. 1.2. Kasi ito yung pin-1 eh. Okay, meron tayo sa memory. So 1.5, okay. Okay. 1.5. Okay. 1.5. Okay. So may init na ang ating ano. So 3.3, 1.8 supply para sa RAM. Sa RAM ba 'to? I think sa RAM, sa VRAM itong coil na to. Wala akong schematic eh, so check natin. Kita nyo ba? So meron tayong 11 volts ito. Okay, may output. Okay, dito yan yung 5 volts natin para sa 3 volts. I think 3 volts to, tama, 3 volts. Ito yung ating 5 volts. So ang input natin ay 11 yata, ito lang ko. So 11 nya. So ang input 3.8, dito ay 10 volts. So ang output natin ay 5 volts. So may output, may 3.18. Okay, so mainit na siya, patayin natin, baka pumutok. Okay, kompleto na yung ating voltage. So kailangan ko siyang i-testing. So, mahirap mag-testing dito eh, kasi may video card akong isa. So, kailangan pa siyang i-boot sa OS. May video card tayong isa eh. Ano lang ito, extend eh. So, mag-boot pa sa OS bago gumana to. Kasi naka-PCIe tayo. Ayan. So, i-try ko dun sa isang PC. So, salpa ko muna ang kanyang heatsink. Mahirap na. Baka mapumutok ang... Okay. So, dadalo na lang yung tornilyo nito dahil may nagbukas na. Siguro, nilinis, natanggal yung ginamitan ng steel brush. Nasaan ang isa? Dalo na lang yung tornilyo na wala pa ang isa. Saan na? Isa. Ayun. So, dalawa na lang na wala pa. Ayan na, kuha natin. Kailangan ko siyang ilagay ito. Papamutok, titesting natin. Hindi pa tayo sa kabilang working stage. Testingin ko. Gamitin ko yung GMI. So, medyo madilim ah. Kaya ba? Hindi maliwanag din sa section na to. GMI muna tayo. Let's try. Okay, power on. Shoot siyang idea. Power on. Okay. So, ito yung ating cable. Ayun. Okay. Karon ng display. So, via HDMI. Okay. Okay. Display tayo. So, clear. Walang guhit. Clear tayo. Walang guhit ang ating monitor. Ayun, may display na. So far, so good. So, yan. Lagyan ko na lang ng thermal paste. Para matesting natin ang matagalan kasi wala pa siyang thermal paste.
Alam mo guys, kung matagal sa games. Okay. So, working na yung repair. Ito na yung thermal case. Posisyon nyo ay ganito. Okay? So, ang paglalagay nito, ang tamang paglalagay ng thermal paste, siyempre sa gitna lang. Hindi pa yan pinapakalatan. Lagyan niyo yan, gitna lang. Nakay na yan. Tornilyo, bali dadalawang tornilyo natin. So, wala na kayo ibang panlagay na tornilyo. So, maliit kasi yung ano nyo ito. Wala tayong panlagay. Okay naman yan. Kaya ano na. Lagyan na natin yung pan tapos para testing yun ng mga 1 hour din ship sa may-ari, so, pinalalamove lang, dinilever lang to sa atin. Okay, so wala pa ang ating plate. Ayaw mo na ng chicken? Okay, salpak na natin. So, nalagyan natin ng thermal paste. Then, raising ko lang siya ng konti. So, konti. And testing. Testing ko na dito, na-install ko na rin yung driver. Dito lang sa akin. Dahan-dahan ng anak.
yan, okay na. Papacheck lang po ako. Apo? Yes, ma'am. Ito nga, oh. Kasi ito. Ay, wala. Gumagana na. Nung isang araw. Baka pulutuan, ma'am. Ha? Baka pulutuan. Hindi, pinalitan ko. Yung dati pong ginagamit namin sa lutuan. Hmm. Tapos pinalitan ko pa ng iba na dati rin ginagamit. Hmm. Ganun pa rin. Doon, oh. Saglit lang, mama. Ibas na muna kamay. Okay na. Fiber, lift the properties. Ilas dyan. Yan, 150 Ti. 4 gig. 4 gig, tapos may shared na memory na 2 gig, bali 6 gig. Ano siya? Testing na lang, 4 games, 1 hour. Ayan. So, hanggang doon na lang. Hanggang dito na aking video. Thank you for watching. Bye-bye. Mga 15 minutes lang ha. Matutulog ka na. Opo, doon sa unan. Doon ka po.